Yo! Good day mga master! Ngayon, pakikita ko sa inyo ang mga na-harvest kong Roborovski. Yan, dito lang yan sa side na to. Ito medyo maliliit pa, mga pinkish pa yan. Yan, ayan, pinkish pa. Ano nga ba ang pagkakaiba ng CDH Rex sa Roborovski? Yan, ang tatalakay natin for today's video. Bali 15 pieces nga pala itong mga, bali 15 pieces itong mga na-harvest natin. Ito yung mga regular color nyan. Yan. Pero ang mga high meat natin, ito yung mga pure white. Tsaka itong may spot, head spot na ano, puting-puti. Yan. Ito mga regular color. Nagre-range siya ng 300. Pair niya ay 600 pag bibili ka sa pet shop. Pero yung mga high milk, nag-range siya sa pet shop ng 400 to 450. Siguro makakabili ka na ng high milk nun. Ano nga ba pagkakaiba ng Roborovski at sa CDH Rex? Same price lang naman sila. Ang pagkakaiba lang nila, ang Roborovski kasi napakabait. Recommend siya sa mga bata. 2 to 3 years old, pwede nyo bilang kung bibili kayo, napakabait nyan. Hindi talaga nahuli siya sa wild, ayon sa history, hindi talaga siya nangangagat, hindi siya marunong mangagat. Hindi katulad na itong mga to, mga Rex to, mga CDH Rex, parehas lang silang dwarf. Ayun, kung mapansin nyo, maganda lang talaga siyang tignan kasi mukha siyang teddy bear kasi kulot-kulot yung balahibo niya. Same price lang siya. Hindi naman naglalayo yung presyo niya. Ang problema lang, talaga ito, aggressive, nangangagat siya, hindi siya recommend pang bata o pang alaga. Kung newbie ka, kung gusto mong mag-hamster, mas okay mo yung pag-aalaga ng hamster. Hindi mo talaga, hindi pwede sa mga newbie to. Ayan. Madali lang ang pairing niyan. Ayan. Kung mapansin niyo, ayan, ang dami ng anak. Ito, pwede na itong iiwalay. Yan yung mga alaga kong CDH Rex. Pamilya din sila ng mga dwarf. Balik tayo sa Robo. Ang Roborovski, may mga nagtatanong sa akin, bakit daw ang hirap i-pair nung Robo nila. 2 months na daw, 3 months, inaabot daw 3 months, hindi daw sila, hindi talaga nagmimake. Simple lang yan, baka may stress o may blood relation sila. Kaya nga tayo nag-harvest yung mga gantong size na. Kasi malapit na sila mag-matured. Kung makapansin nyo, pag umidad pa ng konti yan, siguro mga 1 month, may posibilidad na makasta ng tatay. Yun. Kaya tayo nagbubukod na ng ganyan. Kasi ang pag-breed kasi nito, syempre, unahin mo yung breeding yung bin o kung gusto mong aquarium, lalagyan mo ng puso, uunahin mo yung female kasi ang female ay teritoryan. Ibig sabihin nun, teritoryo niya yung tulungan, kaya dapat babae laging nauuna. Kahit sa mga Syrian, parehas lang sila, teritoryan talaga ang babae. Pagkalagay mo ng babae, ilalagay mo yung sila laki, yun, magpe-pairing na sila. Bilang ka lang ng 20 to 30 days, mga hanap na yan. Ang pagkain niya pala, pwede mo ipakain pag magpe-pairing ka para mas mabilis manganap, integra tsaka ihahalo mo ng bird seed. Ayan, may bird seed dyan na nakahalo. Mas maganda kung lalagyan mo din ng dog food para dagdag protein sa mga robo. Kagandaan din sa robo, hindi talaga siya namamaho, hindi katulad ng mga Syrian. Yung poops at panghinang Syrian talagang eto. Kahit yan, kung makapansin nyo, hindi siya medyo malinis, hindi ko pa nalilinis. Wala talagang amoy,
pwede pating i-display yan sa mall. Kasi talagang recommend talaga siya sa ano, kabaitan. Napakabait niya mga Roborovski. Balik naman tayo sa CDH Rex. So mga bagong alaga namin to eh. Nagpalit na kami ng ano, dati mga nakalagay dito. Ordinary CDH. Ngayon Rex nang inaalaga namin para maiba-iba. Ito, nagbibigay kami nito sa mga buyer. Yung may runong, yung may alam sa pag-aalaga ng ano. Kasi pag hindi ka marunong dumampot sa kanila, may posibilidad na kagating ka o magulat sila kung bigla mong dadakmain, magugulat sila kakagating ka. Eh, ang feedback nun sa amin kasi hindi namin inaano, pinaniliwanag ng maigi. Kaya binibigay namin sa marunong lang talaga mag-alaga ng CDH Rex. Ang pagkuha lang sa kanila mga master, i-ano mo lang. Kung magte-tame ka sa kanila, yan, i-kuskus mo lang yung ano sa kusot. Tapos, huwag padakmang ganyan. Dapat laging pasapo pa ilalim. Yan. Kung mapansin nyo, hindi tayo kinagat ng Rex natin. And 1 month old na yan. And pure white. Ayan. Inaamoy niya yung palad ko. Ayan. Ganyan lang yan. Kaya kung mag-aalaga ka as beginner, gusto mo magpasukin yung pag-hamster, ang mas recommend ko sa iyo ay Roborovski kaysa mag-ento ka. Kasi ito puro ganda lang. Kung newbie ka, ay wala, makakagat ka lang, baka ayaw mo lang, baka isang buwan lang o linggo lang mag-quit ka na, eh sayang naman. Kaya mas recommend ko kung ano, mag-robo ka muna, tsaka magpalit kung gusto mong magdagdag ng alaga na CDH. Aralin mo lang maigi at matututunan mo din yon. Maraming salamat mga master. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, baka naman.